Philippine Curse is about to start para sa mga Korean. Ito nga ang nakikita ng mga Pinoy Hoops fans matapos talunin ng Gilas Pilipinas ang South Korea ng 2 beses. Pero paano nga ba tinalo ng mga Batang Gilas ang senior men's basketball team ng South Korea? Kaya pa ba nila itong ulitin? Tara, suriin natin ang posibleng dahilan ng 2 impressive win ng Pilipinas kontra South Korea gamit ang game statistics at highlights ng kanilang matchup. Shooting percentage. Maganda ang pulso ng bataan ni Coach Tab Baldwin sa kanilang matchup kontra South Korea. 53% ang total field goal percentage ng Pilipinas habang ang Korea naman ay nakakuha lamang ng 40.5% sa field goal sa kanilang 2 beses na pagkaharap. Naging bread and butter ng Pilipinas ang shaded lane para makahugot ng 55.4 na 2-point field goal kumpara sa 45.7 ng Korea. Tanging ang outside shooting lamang ang naging puhunan ng Korea na may 34.55% na mas mataas kumpara sa Pilipinas na meron lamang 30.95%. Alam naman natin na talagang deadly ang outside shooting ng South Korea, kaya matik yan. Hindi rin nakaligtas ang mga Batang Gilas sa physical game ng mga OPA dahil sa kanilang unang game pa lamang ay napagtala na ang South Korea ng 24 fouls kontra sa 11 ng Pilipinas. Kapansin-pansin din yan noong first half pa lamang na talagang binugbog ng mga Korean ang mga Batang Gilas na talagang nakikinagulat ng mga bataan ni Coach Tab. Good thing is, maganda ang naging motivation talk ni Coach Tab sa kanilang dugout huddle sa halftime break. Mabuti na lamang at nag-click din ang opensa ng mga big man natin tulad ni na Anja Kwame, Kai Soto, Carl Tamayo at Justin Baltazar, kung kaya't hindi nahirapan ng Gilas sa inside scoring. Humatak ang Pilipinas ng 26.5 points in the paint habang ang South Korea ay may 28 points lamang sa 2 laro. Natulong din ang bilis at liksin ng mga guards natin na sina ST Belanguel at RJ Abarentos para sa drive to the basket offense. Kitang-kita yan na nahirapan ang mga Koreano na i-neutralize ang 2 gwardiya natin dahil sa kanilang quickness and shooting ability. Si Dwight Ramos ang top scorer ng Pilipinas na may average na 18 points habang si SJ Belanguel ang nanghuna sa 3-point shooting na may 50% na average. Pagdating naman sa rebounding, hindi nakakagulat na manalo ang Gilas sa column na ito, no? Dahil ang average height nila ay 6'6" kontra sa Korea na may 6'5" na height average lamang. Sa kabuuan, napagtala ang Gilas ng 86 rebounds habang ang South Korea ay may 82 rebounds. Nanalo sa defensive rebounds ang Pilipinas, no, na may 62 kontra sa 51 rebounds ng South Korea. Ngunit nadaig ang South Korea sa offensive rebound na may 31, samantalang sa Pilipinas ay may 24 rebounds sa kanilang 2 game. Big man is the key. Sa pagpasok ni Anja Kwame sa Gilas roster, inaasahan ng marami na bibigyan si Kwame ng mahabang playing time tulad sa mga dating naturalized import. Ngunit hindi ito nangyari dahil ayun nga, no, si Kwame ay may 19 playing minutes per game lamang sa kanilang huling 2 laban. Mas mataas pa na tihamak ang playing time na ibinigay kay Justin Baltazar na may 24 minutes per game. Isang bagay kung kaya talagang hindi pagod si Kwame pagpasok sa court. Malaking tulong din si Kai Soto sa shaded lane dahil bukod sa offense, isa rin siya sa big factor upang ma-intimidate ang mga Koreano na umiscore sa loob dahil sa laki ng batang ito, no? Sa mga hindi nakakaalam, si Kai Soto ay may height na 7'3" at wingspan na 7'5". Ewan ko na lang kung di ka pa mag-alangang tumira kung may papayong sa'yo na gayeto kataas. Isa rin sa mga factor kung bakit nakuha natin ang 2 panalo kontra sa South Korea, no, ay si Coach Tab Baldwin. Minsan na rin ipinakita ni Coach Tab na kaya niyang iangat ang ating bansa pagdating sa basketball tulad na lamang noong 2015 FIBA Asia Cup kung saan nakuha natin ang silver medal sa FIBA Asia Championship sa China. Napakaganda ng sistema ni Coach Tab, no, na talagang akma sa physical builds at attribute ng mga Pinoy. Gumamit si Coach Tab ng moving without the ball play, pick and roll, and backtop rebounds
Isa din sa kapansin-pansin ay pumuo ng isang versatile lineup itong si Coach Tab, no? Ito yung mga players na kayang umiscore sa loob at labas ng shady lane. Sa kabuuan ay talagang naging impressive ang kanilang dalawang panalo na talagang pinahanga ang mga Pinoy hoops fans, no? At kagyat ay binigyan sila ng malaking respeto. Akala nga nila ay hindi kain tapatan ng mga Gilas Cadets ang ginawa ng Gilas version 2.0 na karamihan ay PBA players. Pagkos hinigitan pa nila ito, no, sa isang kagulat-gulat na 2-0 slate kontra sa South Korea. Kulang man sa experience, ngunit ipinakita nila na kaya nilang lumaban sa international stage. Kaya mula sa bumubuo ng bola.ph, congratulations sa ating Gilas Pilipinas. Saludo kami sa inyo, mga batang Gilas.